Good news! Naalala nyo, last week, may isang pasahero ng jeep na nagsoli ng milyong-milyong pera. O ngayon, nahawa. O ito ha, breaking news. O nahawa. Eh, ba't hindi ka naman mahawa, matutuwa dito? O tingnan po ninyo. Halika rito, Jinx. Ito si Jinx. Ito, kakaiba, tita ninyo. Ito, walang topic ang mukha. Walang tapal ang mukha. Alam nyo bakit? Eh, gusto ko siyang makilala ninyo. Kasi gusto ko tularan niyo siya. Bakit to? May isa siyang pasero. Ito po, sidecar boy. Benji Ordanza E. Hapsun. Ba't parang criminal yung presentation niyo? Ganito rin o yung ano investigation report, spot report, no? Ganito rin na yung spot report, eh. But anyway, hindi yun ang mahalaga. Ito pinaka-importante sa lahat. Sabi ko sa inyo, pag kayo umiwas sa mga masasamang tao, umiiwas ka na mahawa ka ng kasamaan. Tayo, pagka maganda naman ang kapaligiran mo, doon ka lalo sa environment para lalong maging maganda. Ito po, sidecar ko. Ito na nga lang ako sa Tagalog. Si Benji Ordanza, isang pedicab driver. Nakakuha po siya ng 1.2 million pesos. 1.2 million pesos. Alam niyo ba, yung 1.2 million pesos. Reggie, may bahay ka na? Oh, may bahay ka, sabi ko. Sa basay ko. O, kita mo, squatter pa bahay ko. No, magkalang ang bahay sa Cavite. Siguro, 800. May disente ka ng bahay at lupa. May mga 800,000. O, pagpalagay mo na 1 million, ganda mo pa ng pintura. Lalo na pag binili mo Boysen o Davies. May commercial pa, pasok! Yun ang tumutulong sa atin! Pasok pa, pasimple pa eh. Pag napintura mo yan ng Boysen at saka Davies, gaganda yan, parang lagos nilad lang yan. At saka yung unti-unting gumagandang pintura ng ilalim ng LRT. Abangan po ninyo yun. Anyway, balik tayo kay Benji. Di ba pwede naman yan padasin? Wala naman nakakita eh. O Diyos lang eh. Ang nakatingin sa kanya, di ba? Eh, lalo na to, Tolonges to, naiwan yung pera niya. Wala na siyang alam. Di ba? Hindi niya alam. Lalo ito'y Banyaga. Baka kala ninyo, Banyaga po ito. Dumayo lang. And I told him that he's very lucky it happened in Manila. Di ba? I'm proud of it. No? Hindi dahil sa hindi mangyayaring kagandaan loob sa Pasay o sa Paranaque o kasamang lugar. Hindi. I'm just proud of it being Manileño. Bakit? Kaya kalahin mo, meron pala kaming ganito. Tingnan ninyo, walang resi-resipo. Nadali mo, yan ang pera. 1,260,000. Is this your money? And this is my honey. Pasok pa rin. 500,000. 200,000. This is not drug money, ha? Ayan, ha? Di 1.2. Siya lumapit kay Kusial Awisiya. Hindi dyan nagtapos yan. May mamamahaling relo pa yan. Rado. Yeah. Is this yours? Do you understand me? Very good. A little. Paano natin alaman siya? Tama? Alaman, syempre may patunay. May patotoo. Ha? Hindi. Mas matindi. Ito, passport niya. Through Colonel Caramoan and Major Ibay's team, o mga kapulisyan nila, natuntun ito, Toits. What's your name? Ha? Ha? Oh, what's
Chinese name? Chang Li. Chang Li nga. Ayan ang picture niya. You very handsome here. What happened? Joke on me, joke on me. No, we're just very happy because, you know, this type of fellow is very rare. Very rare. He could have done anything other than this. It's literally very rare nowadays. Especially sa hirap ng buhay ng tao, madali mag-asam ng hindi iyo. Lalo kung walang nakakakita. Kaya, sana mabasa ka ng ulan. No? Dumami ka pa. Ayan po. Oh, to the Chinese Embassy, we are proud to say that your people visiting Manila is safe. And hopefully, through the effort of General Palba and his men, in this case, Colonel Caramoan and his team, Major Ibay and his team, we continue to protect those people who's going to visit the city of Manila, whether they are Chinese or other nationals, and particularly those people who will visit the city of Manila on a regular day, about 1.2 million of them. Because Manila is about 1.8 million nighttime and about 3 million daytime. And I hope you continue to make our people safe while inside Manila. And this is just one of those proof. Hindi lang umaaliwalas ang Manila, pati pag-uutak ng mga tao dito, hindi na tumataba. Talagang makakatuwa naman. Tapos ha, ayan, sige, akin na yan yung inabot. Okay, sosok pa ko na. Isosok. Alam mo, nung araw, natutulungis kami sa Divisoria. Alam mo ba yung bilang ng ipit? Ipit, alam mo, kompletong bilis, oh. Nyanyanga, oh. Ayan, ha. Ah. Kwentas Claras. Sosok pa ko lang. Ayan. Audit. Alaws, ha. Sa laki na yun lang ako magaling sa atras. Okay. I'm just happy, no, mga kababayan. Sana ito tularan sa buong Pilipinas. Ayan. Oh. Ikaw magsosoli. Okay. Oh, ito. Dahil sa kabutihan loob mo. Ha? Oh, kami ni Vice Mayor. Oh, naghati kami. Oh, may 100,000. Salamat ka sa Diyos. Kaya tigilan mo yung bato, ha? Hindi naman to, eh. Hindi naman yung manyanga, no? Oo, oh, eh kasi naghahanap buhay, eh. Oh, eh, ikaw ba gusto mo magkatrabaho sa gobyerno? Oh, sige. Oh, simula ngayon, yahanap kita ng permanenteng trabaho. Attorney Chris. Ito si Attorney Chris Tenorio. Civil Registry. Daling kagad to kay Director Joe Quintos. Yahanap ng item. Yung maganda-ganda na item para mapapanatag ng pamilya niya. Dahil sa kabutihan loob mo. Yan ang napapala mo. Yung 1.2 million, madaling tudasin. Ilang taong ka na? 42. Para mag-retire sa gobyerno, ilan? De meron pa siyang 65. 23 years. Tama ba? 23 years. Oh, eh walang-wala yung 1.2 million sa 23 years.
Oh, todas na todas mo yan. Gawin mo, chumichicha yung mga pamilya mo. Mga, hindi, pamilya mo lang. Baka dumami mo yun. Diba? Maluwag mo silang pakakainis sa hapag. May dignidad sa pamumuhay. Bigyan ng item to. Ha? Bigyan ng jacket dyan. Kuha mo nga ako ng isang jacket pa dyan. Ano? Kuha mo ako dyan. Dyan o? Dyan. Maraming salamat sa dyan. Ah. Oh, meron pang logo. Sinaswerte sa akin itong dyan. Ah. Ah, meron pa yan. I am copy. Oh. Ah, model din ako nyan eh. Mo-model tayo para sa kaligtasan at kalusugan ng mga bata. Oh, bakit ba hindi? Pagagahasa tayo. Asan yung jacket? Oh. Ando lang, nasa unahan ng ano ko, sa bitan. Ando doon yung itim. Nando doon sa, ano ko, yung unang-una, nando na sana susuot ko kanina. Oh. Ay, nakita ko to. It's maganda pala. Ganun mo yung jag, ha? Sulit na sulit yung yadba sa akin, ha? Oh, hindi, sige, de, basta. Ayan, oh. Bigyan ng jacket yan. May kasama pang trabaho. Yes! Yes! Okay. Ah, ito, ha? Alam mo, Benji, pandiin ng tong jacket na to. Ha? Oh. Pandiin ng toit, saka may lungsod ng Maynila, oh. Pinagawa ng jag. Oh, ayan, ha? Ayan yung jag, oh. Kalahin mo, sinukat sa akin to, nadali mo. Nice. Tinalbos ako. Alay nga, tingnan natin kung kasi sa'yo. Oo, alay nga. Yun, o. Oo. Pwede na simbang gabi. Anyway, ha? Oh, ito yung hanger. Tirahin mo na rin. Oh, yung jag, hanger. Sige. Oh, ngayon, ha? Pagka ikaw nakapasok sa gobyerno, alam mo, maraming pagsubok kang dadanasin. Maraming tukso kang kakarapin. Misang ka nang hindi natukso. Wala ka sa gobyerno. Ito, masarap lang sa gobyerno. Ha, Benji, maintindihan mo sana. O, sokpa ka na, halimbawa. O, permanente na. Umulat bumagyo, 15 at 30. May pakakain ka sa pamilya mo. O, ang kasarapan sa gobyerno, naglilingkod ka na sa taong bayan, may sweldo ka pa. O, saan ka nakakita ng ganong trabaho? Diba? May tiway pang kasama yun, pamisa-misa, pag na-appreciate ng tao. E ako nga, nakatanggap ako, million-million take care. Diba? Yun naman ang kasarapan sa pamilya. Maraming challenge alam mo, sa gobyerno. Siyempre, hindi naman tayo perfecto. Tao rin kami ni Hani Lacuna. Tao rin yung aming mga empleyado. Maaari din silang magkamali. Pero ang importante, kahit na tayo nagkakamali, babangon tayo, and then babaguhin natin yung nagkakamali. Kaya, tularan ka sana. Okay. Tsaka ko, may trabaho ka na. O sige, dali na ngayon, Toits. Alright, thank you. I hope you continue to believe that Manila will be better again. Okay. Okay, thank you. You're always welcome to Manila. No monkey business, ha? Oh, just business. Okay lang. Okay. Thank you. You take care. Pare. Come on, thank you. Ingat ka. Sige. Ingat kayo. Oh, maraming salamat.